Mga ka-taxpayer kong minamahal, napakaganda ng ating i-discuss sa araw na to. Tungkol ho ito sa letter of authority at kailangang maintindihan ng ating mga minamahal na taxpayer. Ayon ho sa ating Court of Tax Appeals, yung nakikita ho ninyong yan, meron lang hong 30 day ang BIR or 30 days ang BIR para ho i-serve yung letter of authority. At yan ho ay isang karapatan na hindi pwedeng yapak-yapakan o i-ignore ng BIR. Dito ho sa kasong ito, sabi ng ating Court of Tax Appeal, ayan, maliwanag hong itong BIR is nagpapalusot. Ano yung palusot niya rito? Sabi niya rito, mga ka-taxpayer kong minamahal, in its comment, basahin natin yung comment ng BIR. Okay, sabi rito, in its comment, the petitioner maintains that it was not stopped for having received the LOA even though the same was served beyond 30 days. O, yun ho yung nangyari from the date of its issuance. According to the petitioner, estoppel cannot be predicated on an illegal act. Estoppel cannot be predicated on an illegal act, and further that estoppel cannot be sustained by mere argument or doubtful inference, but must be clearly proven by clear and convincing evidence. O yan ho yung sinasabi nung ating petitioner. Yung ibig sabihin ng petitioner dito, mga ka-taxpayer kong minamahal, ito po ay taxpayer na nagre-reklamo sa BIR. So, dinagdag pa ho dito ng petitioner ito. Petitioner also asserts that the issuance of an LOA is an indispensable process to validate the authority of respondent or his agents to assess the taxpayer. Petitioner adds that the issuance of an LOA is an essential part of the taxpayer right to due process, and without such, the assessment cannot stand and is null and void. So, yan ho yung mga argumento ng taxpayer. So, kasi ang argumento dito ng BIR, mga ka-taxpayer kong minamahal, is kahit na na-serve yung LOA beyond 30 days, ibig sabihin, kung yan ay dated ng January 1, yung LOA mo, letter of authority, at isinerve ng February 2, definitely, more than 30 days na yon from the date of issuance. Kaya nga mga technique ngayon ng revenue officer, tinatataka na lang ng rubber stamp kung kailan iserve, tsaka tatataka ng date. Yan ho yung nangyayari ngayon na practice nila para ma-circumvent nila itong batas na to. Pero bago yan, mga ka-taxpayer ko, sasagutin natin yan. Ini-invite ko ho kayo na mag-participate sa crowdsourcing na ginagawa natin ho ngayon. Meron ho kasing 29 hectares or 290,000 square meters na forest na nasa Tagaytay City. At yan po ay ino-offer na ibenta sa akin. Wala naman ho akong ganung kalaking halaga. Ang sinasabi ko dito, mga ka-taxpayer kong minamahal, ay pwede ho nating i-convert ito. Huwag na nating hintayin ng government natin. Tayo na, ha? Private governing Eco Park, at saka gawin natin ng memorial park natin itong 29 hectares. So, ina-invite ko kayo na mag-participate. Nagka-crowdsourcing ho tayo. So, ayaw ko ho na ito ay mapunta sa isang China man na i-convert ho ito sa subdivision or condominium. Ganon din ho sa isang oligarch na i-convert din sa condominium at subdivision. Pag nangyari ho yan, hindi ho pakikinabangan ng maraming Pilipino. O konti lang ho makikinabang yan. Okay? Higit sa lahat na makikinabang, majority yung oligarch o yung Chinaman. Please, i-reclaim natin ang bansa natin para sa Pilipino. Huwag nating hayaan ang mga banyaga, ang super millionaires, billionaires ng Pilipinas, ang maghari pagdating sa kalupaan ng Pilipinas.
i-reclaim natin, pwede tayong magsama-sama, magtulungan po tayong mga Pilipino na nasa laylayan. So, sagutin na ngayon natin, mga ka-taxpayer kong minamahal, ano ba sinasabi ng Court of Tax Appeal pagdating ho sa LOA? Maliwanag dito, mga ka-taxpayer kong minamahal, sabing ganon ng ating magaling na Court of Tax Appeal, the court cannot agree with respondent that the petitioner should be deemed stopped for the latter's receipt of the LOA beyond 30 days from the date of its issuance. There is no basis to rule that estoppel exists in this particular matter. So therefore, ibig sabihin mga taxpayer kong mahal, kailangan ang letter of authority ayon sa desisyon itong ating Court of Tax Appeals sa case na ito ay dapat ma-serve within 30 days from the date of issuance. Yun ho yung sinasabi sa kasong ito. Since natanggap ho ng taxpayer na ito, yung letter of authority beyond 30 days, eh ang ginawa ho ng ating korte ay kinansel po yung napakalaking assessment, denied eh. So, kinansel po nung ating court yung kanyang assessment. Kaya, nire-recommend ako sa inyo, mga ka-taxpayer kong minamahal, magbasa ho kayo ng mga Court of Tax Appeals decision, ng mga Supreme Court decision, para ho matalo ninyo ang mga kalapastanganan, harassment, oppression na ginagawa ng iilang BIR official. Manatili ho kayong nanonood, nagla-like at nagsasubscribe sa Ka-Taxpayer Facebook at saka sa YouTube Tax Specialista channel ko. Andiyan dyan ho yung aking contact details kung kailangan nyo hong ng makatawag nito, makausap o makatext ang aking mga staff. Please, gawin nyo po ngayon. Maraming salamat. Peace and happiness. Masayang panahon sa iyo, mga ka-taxpayer kong minamahal, sa iyong pamilya. See you later.